Anak, bakit sabi mo yung wedding gown mo bago ang kasal? Hindi mo ba alam na malas yun? Baka hindi matuloy ang kasal mo? Nay, Diyos mo ang gumagawa ng tadhana. At kung pinagkaloob po niya na ikasal kami ni Daniel, kahit na ano pong pamahiin pa, wala akong makakapigil doon. Mas, anong ginagawa mo rito? Kaho kasi si Katerina sa apartment. Nagbabakas sakali ako kasi mukha nandito. Gusto ko lang sabihin sa kanya na pumapayag na ako sa kasal niyo. At okay na okay sa akin na ako mag-atid sa kanya sa altar. Ito ba ang engagement ring niyo? Opo, alam niyo ba napaka-importante po sa amin ito ni Daniel? Kasintahan pa kami ni Mark. Binigyan din niya ako ng susi. Ganitong ganito rin. Alam niyo ba nakuha to ni Daniel sa isang bukit sa Olivares? Hindi ko kaya ito yung susi na yun? Ano ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa bridal shower ka? Umalis na ako, hindi ko na kinaya. I need a drink. Oh, ano ba? Dapat sinaselebrate ang kasal ni Daniel at si Katerina. Bomba! Bomba! Dandyan, may nagplata ng bomba sa bahay niyo. Tara na, wala nang oras, tara na. Pa! Kailangan natin umalis, may nagkanin ng bomba. Out! 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 Labas! Hello? Ano, Perla? Huwag mo muna kayo muwi dito sa bahay. May tanim mo ng bomba dito eh. Ha? Pero tumawag na ako sa FBI. Magpapadala na daw sila ng bomba dito. Si Daniel at si Marco? Sa lupa ho sila ng bahay. Hindi daw sila lalabas hanggang tinila nahanap si Joanna. Nakikita mo yung mga wires na yan. Ginawa kong itim lahat yan. Para sakaling makita ng bomb squad, hindi madaling ma-defuse. At siguraduhin mo hindi maputol tong nasa kaliwa dahil instant sabog yan. Hanggang dito lang po kayo, ma'am. Nagplanta ng bomba sa loob ng bahay ko talaga. Nakita ko at sinabihan agad si Daniel. Ayaw ka, Tomas. Walang nagplanta ng bomba dahil ikaw mismo nagtanim sa bahay namin. Tama na! Sinabi na tama na eh! Ano ba talaga problema mo sa akin? Bakit lagi mo ako pinagbibintangan? Matagal na kita kilala, hayop ka! Alam kong galit ka sa akin. At alam kong gagawin mong lahat para hindi matuloy ang kasal namin ni Katerina. Balpak ang bomba mo, David! Balpak! Hindi! Maayos yun! Walang nintis! Hindi sasabog yung bomba kung may naka-deactivate nun. Nakakita ng bomba, kaya naglabasan yung mga bisita. Eh siguro, hindi magandang pinagtaguan ni Tomas. Bakit kaya bumalik doon si Tomas kahit na alam niyang may bomba doon? Rider ako ni Tomas! Hindi ho. Tin-rider ako ni Tomas. Kung galit ka sa akin ako punteriyay mo, huwag mong idama yung pamilya ko. Hindi nga ako nagplanta ng bomba eh. Hindi ko nga alam na may party doon eh. At kung alam ko may bomba, bakit ako magtatagal sa party mo? May kinuha lang ako sa kotse. Bumalik ako, di ba? Bumalik ako, di ba? Huwag mo ako pagbintangan lagi! Tama! Sinabi ko na tama na, di ba? Teka lang! Teka lang! Teka lang! Ano ba? Katrina, nakikita mo ba kung paano ako tinutuwi ng mga taong to? Ganto ba? Ganyan ba? Ganyan ba ang pamilyang papasukan mo? Kuya, umalis ka na. Mas kakampihan mo sila kaysa sa akin. Dahil kung nasan yung gulo, nandun ka. Kuya, hindi na coincidence yun. Ibalas ko na lang, ganun talaga eh. Pero hindi ako mamamatay tao. Sana nga. Pero hindi ko hahayaang mangyari yun, kaya umalis ka na, kuya. Hayaan mo na kaming matahimik. Joanna. Joanna, di ba nandun ka? Sabihin mo naman sa kanila, oh. Tomas, umalis ka na. Walang hiya ka! Tin-rider mo ko! Ano pinagsasabi mo dyan? Bakit ka bumalik sa loob? Tinuro mo kung nasaan yung bomba, no? Biglang umuwi si Joanna, kaya niyaya ako lumabas. Pero nakita ni Daniel yung bomba at dinisarma niya to. Tato ka? Eh kung pasabugin ko yung pungo mo! Sir, ayon sa bomba expert namin, maluwag ang connection ng wiring sa bomba. Mukhang amateur lang ang gumawa ng bomba. Pero ganun pa man, may nagtangka pa rin sa buhay niyo.
May idea ba kayo kung sinong taong may matinding galit sa inyo? Dati, oo, pero patay na siya. Kung tiniraidor kita, edi sana tuluyan ka na nabulok sa pilaguan. O kaya tuluyan kitang pinapatay ka, dividin na sa tulay ka. Pero hindi. Tinulungan pa kita, tapos kakalabanin mo ako ngayon. Sensya na. Huwag mo kong kakalabanin. Ako na lang kakapi mo. Narinig ko kanina, Daniel, na nagtatalo kayo ni Tomas Alcantara. Tingin mo ba siya nagplanta ng bomba? Malakas ang kutob ko na siya kung nagplanta ng bomba. Pero sa palagay ko, meron siya kasabot dito. Sino? Si Miguel Ramos. Kaya ngayon, mas lalo malakas ang suspecha ko na buhay pa siya. Pilitin ko mo makipag-ayos kay Tomas. Sa palagay ko, hindi na talaga kami magkakasundo. I'm sorry, Daniel. Hayaan mo kakausapin ko si Kuya Tomas bukas. Sasabihin ko sa kanyang tigilan na tayong dalawa. Pero, Katerina, sa palagay ko, mas mabuti mo din natin imbitahin si Tomas sa kasal natin. Katrina, alam kong kapatid mo siya. At alam kong kahit ano man ang ginawa niya sa'yo, hindi mawawala ang pagmamahal mo sa kanya. Pero kung totoo man ang hinala ko na magkasabot sila ni Miguel, sigurado akong may gagawin sila sa kasal natin para hindi matuloy. Katrina, hindi ako papayag na malagay sa alangan ang buhay ng mga mahal ko, lalong-lalo na ikaw. Mabuti naman at hindi na mainit ang dugo mo sa akin. Pero di bale, pinapatawad na kita sa pag-apain mo kay Daniel kagabi. Huwag mo nalang sana ulitin. Kuya, hindi yun yung dahilan kung bakit kita gusto makita. Makikiusap sana ako sa'yo eh. Huwag ka nalang sana pumunta sa kasal namin. Bakit? Si Daniel ang may ayaw, ano? Huwag kang makinig sa kanya, kapatid mo ako. Dapat andun ako sa kasal mo. Eh, hindi rin naman kayo magkasundo ng papakasalan ko eh. Saka natatakot sila na baka manggulo ka sa kasal. At naniniwala sila na baka mamaya kakampi mo si Miguel Ramos. Naniniwala ka naman sa kanya, sa kanilang lahat. I'm sorry, Kuya, pero naniniwala ko sa kanila. Ano, ganun-ganun lang? Puputuloy mo yung relasyon natin dahil sa kuro-kuro ni Daniel? Katerina, kapatid mo ako. Hindi ko mo masyadong pinapakita sa'yo, pero mahal kita. Kuya, mahal din kita, pero... pero kailangan ko itong gawin. Kailangan ko manindigan. Pwes mali ka! Ang pamilya ang dapat pinapanindigan, hindi ang asawa. Ang asawa napapalitan, alam na alam mo yan, pero ang kapatid hindi. I'm sorry. Ano, ganun-ganun na lang? Tatalikuran mo ako? Kayong lahat? Pagsisisihan mo ito, Katerina. Pagsisisihan mo ito, mali ang kinampihan mo. Pagsisisihan yung lahat to. Walang hanggang pasasalamat live at the Araneta Coliseum, October 21, Linggo! Samahan ang cast ng Walang Hanggan sa Thanksgiving Celebration with special guests Gary Valenciano, Aiza Seguera, Christian Bautista, Brian Termulo, Lizelle Garcia, Hugoy Drilon, Juris, Jed Madela, Richard Yap, with the ABS-CBN Philharmonic Orchestra. Kasama pa sina Tony Gonzaga, Vice Ganda,
Boy Abunda and Chris Aquino, hosted by Richard Gomez and Don Zulueta. Para makakuha ng inyong libreng tickets, pumunta sa ABS-CBN Center Road, October 13 and 14. Walang hanggang pasasalamat live at the Araneta Coliseum. Gates open at 4 p.m. Show starts at 6 p.m. Magsisimula ang telecast pagkatapos ng Sarah G Live. Ano? May naglagay ng bomba sa party? Ay, opo, madam. Eh, mabuti nga ka mo, nandun itong si Tomas. Siya po'y nagdisarma ng bomba. Ang galing-galing ni Tomas, madam. Bidang-bida siya. Sino raw ang may gawa nun? Hindi pa nga alam eh. Pero iniimbestigahan mabuti ang NBI. Kasi, hanggang ngayon hindi pa nila maisip sino talaga ang target. Si Daniel at si Marco, wala naman ng kaaway. O, si Nathan, nasa ospital si Nathan. Si Tomas naman eh. O, hindi ba sabi nga niya, si Tomas ang nagdisarma? Sino naman kaya? Si Miguel. Madam, si Miguel po patay na. Wala namang nahanap na katawan, di ba? At saka yan ang modus operandi niya. Una, pinasabog niya ang eroplano ni Jane. Balak din niyang pasabugin ang bahay natin. Alam mo, mas lalo akong naniniwala ngayon na buhay si Miguel. Dahil siya lang ang makakagawa nun. Kung totoong buhay pa si Miguel, talagang nanganib ang kasal niyo. Ba't di nalang kayo magpakasa sa ibang bansa katulad ng ginawa namin ni Emily? Hindi ko urungan si Tomas, Papa. Hindi ko sasayangin ang pinaka-importanting araw ko ng dahilan sa kanila. Meron ako pinaplano. At sisiguraduhin ko na hindi sila makakalapit sa kasal ko. Attorney, anong pag-asa na makalaya na si Margaret? Nire-review pa ho ng Court of Appeals ang kaso ni Doña Margaret. Eh kasi, sana makalaya na siya. Dahil inaasahan namin na makadalo siya sa kasal ng aming apo na si Daniel. Attorney, pwede kaya na humingi tayo ng special permit para lang sa okasyon na yon, para makadalo si Margaret. Mukhang imposible ho yan, pero susubukan ko. Ay. Katrina, sumagot ka. Nagmamatigas ka pa eh. Ay, nako. Bakit ito, attorney? Ako si Attorney Lagman, Mr. Tomas Alcantara. Oh. Ito ay isang temporary protective order laban sa'yo. Hindi mo pwede lapitan si Katrina Alcantara within 100 meters. Hindi nyo siya pwedeng tawagan, kontakin o kausapin ng anumang paraan. Hindi nyo rin pwede lapitan ang mga kamag-anak niya, tulad ng nanay niya, si Luisa Alcantara. Teka. Kapatid at nanay ko yun ah. Bakit nyo ako nilalayo sa kanila? Sino nag-file ng TPO laban sa akin? Ang kapatid nyo mismo, si Katrina Alcantara. Katrina, naserve na kay Tomas yung temporary protection order. Salamat. Alam kong magagalit sa akin si Kuya Tomas, pero alam kong tama yung ginawa ko. Eh, bakit parang malungkot ka? Gusto mo ba puntahan kita dyan? Hindi, wag na. Sabi ni Manang Henya, hindi tayo pwede magkita hanggang sa kasal natin. Sa mismong simbahan na tayo pwede magkita. Eh, gabi pa naman eh. Pwede pa kitang puntahan. Hay nako, ikaw talaga. O sige, ikaw ang bahala. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Eh, hindi ko na matiis hindi tayo magkita eh. Ayun pa ako dyan sa labas. Nabantayan kita. Alam mo, sana sinabi mo na lang para pinapasok na lang kita. Tsaka, bakit mo ba ako gusto makita? Eh, alam mo naman, hindi ko kaya matiis na hindi tayo magkasama. Ang isang araw na hindi natin pagkikita, itumbas mo parang isang taon na pag-iwalay natin. Ganun din yung nararamdaman ko sa'yo.
Katrina, hindi na makapaghintay. Gusto ko kung maaari kasal na tayo ngayon. Ano ka ba? Isang tulog na lang naman ikakasal na tayo eh. Ayoko na matulog. Dahil baka bukas pagkagising ko, isang panaginip lang pala ang lahat ng ito. O, di ba, hindi panaginip lahat ng totoo. Uy, hating gabi na ba? Wala tayong magkita. Baka mamaya hindi pa matuloy yung kasal natin. Ano ba? Katrina, walang makakahadlang na sa atin. Kahit pa sinuot mo ang gawin mo, kahit natanggal pa ang singsing mo, kahit nagkita pa tayo bago tayo kasal, Diyos ang nagtandahan na sa atin para sa isa't isa. Hindi tayo mapipigilan ng kahit anumang pamahiin. Pinapangako ko sa iyo. Sa araw na to. Alam mo, Daniel, naalala ko nung una kitang nakita. Ganyan ka palang kalit na, no? Ikaw pa yung una nakipagkamay sa akin, inabot mo yung kamay mo sa akin. Pero kahit bata ka pa nun, nakita ko ang tibay ng kalooban mo, Daniel. Ang naisip ko, ang sabi ko, itong lalaking to, lalaki na matibay at matatag. Hindi ako nagkamali. Daniel, lumaki ka ng walang ama. Ganun ba man, lumaki ka ng tama. Marangal, maprinsipyo, at meron kang paninindigan. And you know what? I'm very proud of you. Maraming salamat po, Papa. Tingnan ko nga. Ganda-ganda mo. Salamat po. Ay, bakit po? Wala. Nanghihinayang lang ako kasi wala ako sa tabi mo nung lumalaki ka. Hindi ko narinig yung unang salitang binigkas mo. Hindi kita nakitang graduate na magdalaga. Hindi kita napayuhan nung unang beses kang na-inlove. Andito na ho kayo ngayon. Yun ho yung mahalaga. Ngayon ho, papasok na ho ako sa bagong yugto ng buhay ko. Kailangan ko ng gabay niyo. Ngayon ko po kayo kailangan. Sa wakas, Daniel, mangyayari na ang matagal mong pinapangarap.
Akala ko nga po ng mama, hindi na mangyayari ang lahat ng ito. May mga panahon po na parang gusto ko talaga sa mukha. Pero tanging pagmamahalan lang namin ni Katerina pinagbawakan ko. Alam ko na magiging mabuti kang asawa. Dahil napakagalang mo sa mga babae. Sa lola mo, maski sa akin. Kahit noong mga panahon na hindi pa natin alam yung tunay nating relasyon, ipinaramdam mo na sa akin ang pagmamahal ng isang anak. Kayo rin naman po, Mama. Inalagaan at minahal niyo ako ng lubos. Kahit hindi niyo pa alam na ako ang tunay niyong anak. Alam mo, madalas iniisip ko, may ginawa siguro akong tama. Dahil ipinag-adya ng Diyos na magsama tayong dalawa, ipinagkaloob niya sa akin na magkaroon ng isang napakabuting anak. Buong-buo na ang pamilya natin, Daniel. At ngayon, ikaw naman ang mag-uumpisa ng sarili mong pamilya. At naniniwala ako na ang mga magiging anak ninyo ni Katerina ay lalaki ng tuwid, marangal, at mapagmahal. Tulad din ng kanilang ama. Sa lahat ng Walang Hanggang fans, ito ang aming ma-thank you sa inyo! Walang Hanggang pasasalamat live at the Araneta Coliseum, October 21, Linggo! Samahan ang cast ng Walang Hanggan sa Thanksgiving celebration with special guests Gary Valenciano, Aiza Seguera, Christian Bautista, Brian Termulo, Lizelle Garcia, Hugoy Drilon, Juris, Jed Madela, Richard Yap, with the ABS-CBN Philharmonic Orchestra. Kasama pa sina Tony Gonzaga, Vice Ganda, Boy Abunda, and Chris Aquino, hosted by Richard Gomez and Don Zulueta. Para makakuha ng inyong libreng tickets, pumunta sa ABS-CBN Center Road, October 13 and 14. Walang Hanggang pasasalamat live at the Araneta Coliseum. Gates open at 4 p.m. Show starts at 6 p.m. Magsisimula ang telecast pagkatapos ng Sarah G Live. Dahil sa inyong walang hanggang suporta, hatid namin ang Walang Hanggang Pasasalamat Kapamilya. In cooperation with Regional Network Group, abangan sina Richard Gomez at Don Zulueta ngayong October 20 sa Abriza Mall, Davao City, 4 p.m. At makibanding sa Maskara Festival sa Bacolod City kasama sina Melissa Ricks, Joanne Bascon, Paolo Amirino, Julia Montes at Coco Martin. See you there, Kapamilya! Tama na yan. Gwapo ka na. Hindi naman ikaw ang ikakasal eh. Bis na bis ah. Sinong namatay? Gago. Sa kasal lang punta namin. Bakit? Hindi naman kayo imbitado sa kasal, di ba? Sino ba kasi nagsabing kailangan ng imbitasyon para matend sa kasal? Bis nga, pati mga tawan. Pupunta tayo sa simbahan. Sa bagay, pwedeng tama ang ulan ito. Ang isang engranding kasalan ay pwedeng maging isang engranding lamay. Di ba? Nakikita ko na naman anong mangyayari. Ano kaya? Hello po, Ma'am Emily. Ang ganda-ganda ninyo. Sir Marco, napaka-handsome naman. Ay! Ito na si Daniel siguro. Hey. Ako Daniel, eto na to, eto na! Oh, this is the it! Isipin nyo, ang dami nyo namang stopover ni Katerina. Oh. At least, nakarating na kayo sa biyahin nyo. Ay, teka lang ho, kanina pa kayo iniintay ng wedding planner eh. Oo. Ito na ho siya, oh. Mr. and Mrs. Montenegro? Danielle? Hi. Good. You're on time. Actually, marami ng bisita sa loob eh. Halika na kayo? Para may organize ko na kayo at masimulan na natin ang kasalan. Si Katerina mo papunta na. Kakatawag ko lang sa kanya. Malapit na daw sila ng nanay niya. So, let's go inside.
Tara po. Ano plano mo, Miguel? Simple lang naman eh. Papasukin ng mga tao natin ang simbahan. At suto ko yung sinamarkat na yan. Ano, handa na ba ang mga tao natin? Opo, boss. Sila yung iba nasa likod natin. Umantong amagyo na sila. Bilisan mo, David. Gawin niyo lahat bago dumating si Katerina dahil ayoko siyang masaktan sa putukan. Pero sabihin mo sa mga tauhan natin, ang unahin nila si Daniel. Klaro? Sige, boss. Tomas, matanong nga kita. Bakit ba galit na galit ka kay Daniel? Dahil bata pa lang kami, salit na sa akin si Daniel. Nilayon ako ng sarili kong ama dahil pinamukha niya akong masama. Gusto na matay ito, hindi man lang ako nakahingi ng tawad. Tapos ngayon, dinidiin niya ako kay Tito Marco at lalo na kay Joanna. Kinukulit niya ng kinukulit ang mga pulis na imbestigahan ako dahil magkasabot daw tayong dalawa. Ngayon, magiging malaya ka na kapag napatay si Daniel. Wala na magdidiin sa'yo. Tama. Dahil hindi ako papayag na kaisa-isa kong kapatid yung mapunta sa mga taong katulad niya dahil masasaktan lang ko kapag sumama kay Daniel. Daming pulis, boss. Paano tayo makakapasok? Kaya, boss. Talo nga tayo dito. Pag-iibigang nagsimula sa isang pangako. Katrina, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Daniel. Sa paglipas ng panahon, marami nang nilakbay ang kanilang pagmamahalan. Ngayong Lunes, imbitado ka para saksihan ang kanilang espesyal na araw. Tatalkin kita sa aking palasyo. Dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y